risotto con funghi e salsiccia. Sono gli ingredienti natenti, guys. Meron tayong 20 grams ng funghi porcini, mushroom. Pwede rin natin gamitin ng champignon, yung white na mushroom, at yung ikakat ng maliit na maliit na maliit siya. Then, salsicha, salsicha italiano, langunisa italiano. Guys, ituturo ko rin sa inyo sa mga vlog ko kung paano gumawa ng langunisa italiano dahil marami siyang purpose na paggagamitan sa mga kusina italiano. Ito tayong isang sibuyas, paminta, parmigiano, parmigiano, but, cream, dairy cream, 2 pieces of milk cubes, 1½ water boiled, 300 grams na rice, ito dosage pang tatlong katao, olive oil, and then white wine, tinchay. Guys, itong yung sabaw na pinagbabaran lang ng mushroom, kasi ito yung ginamit kong mushroom. Tapos guys, yung alat na asin, kailangan bahalang ano. Kasi ako, kung ako magluto lagi, medyo hindi ko yung naalakan. Dahil mahirap kumabol, kumaalat na, mabuti yung medyo katamtamin na alat para nalalagyan ninyo. Kasi yung napakaalat, ganun ako magluto guys. Ngayon, sisimulan na natin guys ang pagluto. Guys, ngayon, maglalagay tayo ng olive oil. At yung igigisa natin ang sibuyas. Mahina lang ang apoy, guys, ha? Mahina lang ang apoy, yung para hindi siya matunog. Para hindi siya masunod, mahina lang apoy. Kayo tayo na siyang ano. Pero ako, lagyan ko ng konti wine lang. Para hindi siya masunod, doon ko siya palalambutin. Then, yung 1½ boiled water, lalagay natin itong 2 milk cube na sabaw na pambantu din sa risotto natin. So, lagay natin. Alalay lang ang apoy, guys. Then, ilalagay na natin guys ang salsicha. Guys, ito, nakakati-katihan na siya, ha? Pag alam nyo hindi pa masyadong luto ang ano, dadaloy nyo ulit. Ang isa pa.
Yun. Dito, banto kayo ng banto hanggang maluto lahat. Hanggang maluto lahat ang ingredients niya. Ayan. Alalay lang ako okay. Ganon. Guys, ito, luto na ang ating salsicha at saka punggi. Then, ilalagay na natin yung rice. Ilalagay natin yung rice. Ilalagay natin yung rice. Medyo isasangag-sangag natin to para lumasa yung mushroom at saka langgonisa dun sa rice. Medyo ating igisa-igisa, ganun. Para hindi rin siya yung, di ba, rice ni... Ang tawag baga doon, nagkaano? Yung para nagiging pagkaano, para hindi siya maging ganon. Yan, nagigisa na natin. Gisang-gisa na, o. Then, lalagay natin ngayon ang white wine. Lahat na ito. Lagay na natin yung lahat. Ating pakakatihan. Hanggang maging mawala yung wine. Hanggang mawala yung wine. Ito, nawawala na. O, pati na siya. Napilastik-pilastik na uli. Nawala na yung pinakaway niya. Ngayon, ilalagay natin itong pinagbabaran ng mushroom. Kasi, pampalasa rin ito eh. Ilalagay ko ito. Ayan. Tunulit natin kumulo. Pag yung kulong-kulo na siya at mawawala na ulit to. Then, ito, banto ng banto hanggang maluto. Siguro, mga 15 minutes to 20 minutes, pero ang rice na ito dapat hindi siya yung parang lugaw, yung tinatawag sa ating alibutnan, ganun, yung medyo matigas-tigas ang kanyang pagka-rice, hindi siya dapat yung bubuka yung rice niya parang lugaw, hindi ganun guys. Yan, ngayon atin ang babantuan ulit. 15 minutes yan guys, banto ng banto, makakatihan, banto, ate, banto, hanggang maluto siya, mawawala yung kanyang sabaw, tapos lalagyan ulit natin, babantoan ulit natin. Minutes ang ating ano, to 20 minutes, depende sa rice na gagamitin ninyo. Pero itong rice na ginagamit ko, 15 minutes lang ito. Guys, ito, naka 15 minutes na tayo dito. Yung natira nating 1.5 liter na water,
lahat na natin. Yun, natira natin yung 1.5 liter tubig na meron siyang Lord cubes. Then, halo ng halo. Ngayon guys, ilalagay na natin yung butter. Pwede na natin siyang patayin. Pinatay ko na yung kanyang apoy hanggang mahano yung ano, dahil masyadong magiging tuyo ang ating. Tapos ang parmesan niya, mga 30 grams na parmesan na ang dalpan, tatlong katao lang eh. So guys, ito ang risotto con pungi e salsicha. Then, serve na natin. Serve na natin siya. Itong ating kinchay. Guys, ito ang ating finish na risotto, pungi e salsicha. See you next sa menu na i-share ko sa inyo. Pasusunod, i-share ko pa sa inyo mga iba pa. Thank you very much, guys.